good sa mga kamangre ko dyan. Bali, ito, si MG ay naghahanda na kasi makikipagkita na tayo kay Mayor Joy Belmonte. Pero syempre, my God, sobrang tensed ako today kasi alam niyo naman yung mga nangyari sa amin dalawa, man. Oh, grabe. Ginagawa ko lang itong aking daily routine. Ginagawa ko to actually before sleeping, tas pagkaligo ko sa umaga. You know, isa to sa pinaka magandang simula ng aking araw kasi definitely, kung makikita nyo, sa pagmumukha ko, wala akong pimples. Kasi ito talaga yung isa doon. Tapos syempre, nakapagpadagdag siya ng oil control. May oil control sa yung mukha mo. Tapos syempre, nami-minimize niya yung pores. Which is good for your skin, lalo na sa mukha mo. At anyway, mga kahongre ko, para sa mga gustong isubukan ito, mabibili nyo ito sa mga reseller ng Skin Magical. Punta kayo sa page ng Skin Magical and they will help you locate the nearest Skin Magical main member. So, yun lang. Post lang kayo. Hanapin nyo lang ito sa Facebook page. At ito ang usual kong pinagamit. Then, you know, one of the best. Medyo kabado ako sa totoo lang, my God. Hindi ako masyado nakatulog kagabi. Kaya kung makikita nyo, sobra akong tense. Kasi usually kung mga YouTubers to, rapper, you know, my co-social media players, it doesn't matter to me. Walang-walahin sa akin, I don't care. Kaso lang, ang problema dito mga kahombre ko ay, syempre, mabigat to, masakit to sa ulo. Kasi syempre, si Mayor Belmonte to, hindi naman ito yung mga normal na mga tao lang. Kaya medyo namumula rin mata ko. I am just too stressed at the minute. Sana matanggap ni Mayor Joy Belmonte yung aking mga sorry. Kasi kung hindi, FLM, idol, see you. Wala. Good mga kahombre ko, bali. Pucha, kabado talaga ako sobra. Nandito na si Mayor pero may kausap pa siya. God damn. Ito niya naman, oh. Diba? Sa gisig na. Punong lungsod ng Quezon City. Oh my God. Medyo kinakabahan na, oh. But, you know, medyo kinakabahan pa rin, oh. This crazy, man. Pero sabi nga nila, if you are the real deal, if you are a real man, then you should do them smart moves, guys. Alam niyo na. Tingnan natin. What's good? At syempre, sa mga kahombre ko dyan, grabe. Hindi ako makapagsalita ng ayos kasi kaharap ko na si Mayor Joy dito. At sobra niyang binigyan niya ako ng konting, binigyan niya kami ng konting minuto lang para syempre maipaliwanag ko yung nangyari. At syempre, Mayor Joy, pasensya na po kayo dun sa dalawa kong videos na ginawa. Kasi sa totoo lang, ginawa ko yun kasi nadala lang ako sa flow ng social media nung panahon na yon, na maraming mga kumakalat na issue sa Facebook na at sa iba't ibang social media platforms na maraming sinasabi against sa inyo. Well, ako po, yung kung ano po yung nabasa ko at kung ano yung mga nag-trending ng mga panahon na yon, ayun yung parang sinuportahan ko na, oh sige, galit lahat dito. So, pati ako, naki-ano na rin. Unfortunately kasi po, ayun yung pinaka-stand ko sa social media. In fact, lumabas din ako kay Rafi Tulfo kasi merong nagre-reklamo sa akin. Well, alam ko na halos lahat, after nung nangyari sa akin kay Rafi Tulfo kasi natuto rin po ako sa mga bagay-bagay. Pero kasi, ayan, pagtapos ng article po, ito yung pinakamalaki ko na naman pagkakamali yung ginawa kong videos na dalawa sa inyo. Well, sa totoo lang, nadala ko, ta syempre, malaking pagkakamali yun sa part ko. Ngayon, after 2 weeks naman, actually, nung araw na yun, sinabi na agad sa akin ng misis ko na napakalaking katangahan yung pinagagawa mo kasi bakit mo tinadawit yung pangalan ng mayor ng Quezon City sa mga trip mo. Araw-araw niyo po yung sinasabi sa akin. Kaya ako naman, totally, after 2 weeks,
tumagal pa talaga ng 2 weeks. E, binura ko naman agad yung dalawang videos. Pero unfortunately, kumalat na. At syempre, ang dami nang nakaalam. Hindi ko lang po alam kung nakarating din sa inyo. Pero syempre, sobrang sasama nung mga pinagsasabi ko. Tulad nung mga affiliations na ibinubuga sa inyong pangalan ng social media noong panakasagsagan ng ECQ. Well, ang pagkakamali ko po dito is hindi ko sininsin yung pinaka-issue, yung topic. Hindi, wala akong alam, hindi ko kayo kilala. Siyempre, hindi naman po ako taga Quezon. Hindi rin ako taga Manila. Exactly. Hindi rin ako taga San Pablo City, Laguna ako actually. So, hindi ko alam na ngayong araw na to ko nakita na sobrang laki pala ng Quezon City. So medyo dito pa lang sa City Hall kinabahan na ako, parang buong San Pablo na yung City Hall. So medyo so yun, na-realize ko syempre totally na alam niyo yun, hindi ganoon kadali, lalo na at babae pa yung namumuno dito na syempre tingnan isa-isa bawat ang yung komunidad nyo. Hindi ganun kadali. So, yun. Doon pa lang, mali na talaga. Ako, as you know, YouTuber. That social media player or social media influencer or that YouTuber. Ayun niya, maraming nagsasabi sa akin na sana makulong na lang ako. Kasi syempre, may power, syempre, si Mayor. Kasi cyber libel yung ginagawa. Kasi sinisiraan ko siya. Pero sobrang bait ni Mayor talaga. Well, sa tingin ko hindi niya gagawin yun sa akin kasi may mas importante pa siyang mga plano. Kaso, di ba Mayor, other mayors, counting bash lang sa Facebook. Kaso po siya baka mamaya. Na hindi ka muna kakasuhan kasi kailangan pa kita sa Sokmed. You have 2 million subscribers, kailangan ko lang. Bali, hindi. Mayor talaga, seryoso po ha. Kasi together with my friend, talagang nakilala din namin si Mayor Isko Moreno. At talagang maling-mali talaga ako kasi ganun din pala kayo. Yun talaga ang totoo doon. Sorry po talaga. Sorry talaga. Kwento mo yung yung nagulat ka sa tablet. Ayun, oo. Actually kasi, Mayor, may anak po ako na 5 months old yung anak ko. At galing ako sa San Pablo, Laguna, tumingin ako sa lahat ng SM sa San Pablo. Umabot ako sa Lucena City, tumingin din ako ng mga tablets na Samsung na 8.0 inches. Kasi yun lang yung normal lang, kumbaga, pangmasa lang for kids. Tapos sa Parañaque sa amin, kung saan ako nakatira, lahat ng SM pinuntahan ko na. Isa lang yung sagot ng mga tao sa akin doon. Literally, napakyaw na ni Mayor Joy Belmonte yung mga tablets. Promise, seryo. Nagulat siya. Nagulat ako. Sabi ko, oh. Bakit? Parang totoo. Iba na talaga to. Sabi ko, grabe. So, talagang ganung karami yung tablets. So, ayun nga. Bali, naisip ko na doon pa lang. Actually, mga 3 days ago yun. Doon pa lang na-realize ko na talagang malawak yung program na, or talagang napaka-tinde ng program na ginagawa niyo dito. Kasi inuulit ko, mga kakombre ko dyan, hindi ganun kadali ang i-manage. Hindi na nga madaling i-manage yung sarili ko, kunwari, di ba? I-manage pa buong city, di ba? That's crazy, man. Pero, syempre, sa ilang libong tablets yung ibinigay niyo doon pa lang, tas free wifi sa mga preschool. Free internet. Grabe. Wala pa yun. Hindi pa lang yung Mayor. Wala pa yun sa mga program ni Mayor. Madami pa. Ayun niya. So, dapat yun yung mga binablog eh. So, kita-kita nyo naman na si Mayor Belmonte ay sobrang chill lang. Alam ko na yung mga tao na nanonood sa akin actually ay iba ang expectations kay Mayor Belmonte. Tulad ko. Kasi nga kaya ko nga siya ginawan. Kaso lang, unfortunately, mali tayong lahat kasi nakikita niyo naman kung gaano lang siya ka-chill. At ayun lang, man. Wala siyang masamang intention or something na against, lalo na sa community niya. Definitely, yun lang.
Yun lang po, Mayor. Thank you. Oh, I appreciate na nag-umisita ka sa akin. Opo. Salamat. Opo. Salamat po sa time nyo talaga. So, hindi ka nakabili ng tablet para sa anak mo? Hindi. Bumili pa rin po ako. Bumili. Okay. Pero mas mababa, iba lang na. Ano, mas mababa lang po ng konti level. Gusto ko lang po sana yung Samsung. Siyempre, kaso lang. Nagulat lang siya sa tablet. Nagulat lang ako. Pinakyaw? Grabe. Kasi, alam yun. Kasi, siyempre, yun yung pangmatagalan, kumbaga. Mm. Ayun pa yung nabili nyo. Siyempre, ayoko naman na ano, kasi siyempre may mas nangangailangan pa kaysa sa amin, definitely. Yun ang tama na bigyan. Kami kasi hindi namin kailangan. So, baby. Okay lang yun. Baby lang yun. That's fine. Pero, naulit ko, Mayor Belmonte, maraming salamat po talaga sa chance na binigay nyo. Ito pa, mga kakompre ko dyan. Lagi may vacant, ha? Literally, ito pa lang QC ay merong ginawang program type na ano, pwede pa, ikaw na mag-explain na ano yung ba? Tungkol sa hospitals, gano'n. Hospitals ba? Ano ba? Hindi, quarantine facilities. Mm-hmm. Quarantine. Kaya yung may lang si Mayor. Oh, sige, sure. Mga bagong. Ito na lang. Kasi may program na ginawa si Mayor, yung quarantine facilities. Dinagdagan yung quarantine. Actually, simula pa naman umpisa. Hmm. Si Mayor kasi ano siya eh, mahilig siya sa long-term preparation. Okay, okay. So, syempre, we never know kung kailan matatapos yung pandemic, itong COVID. So, she doesn't stop. Of course, with the help also ng DPWH and others. Ngayon, may bago na naman tayo mga quarantine facilities sa CGH, and may open na ata yung Hope 4 kasi merong Hope 1, Hope 2, 3, 4. So doon dinadala yung mga parang doon dinadala yung mga may COVID. The point is sa QC hindi ka dapat mag-worry na wala kang space dito kung magkakaroon ka man ng COVID at wala kang sariling kwarto sa bahay mo, because sagot ka ng LGU ng QC. Yan lang. So yun, hindi mo na kailangan lumipat ng ibang city para humanap ng mag-accommodate sa'yo. So, diba? So, dun pa lang, talang-talo na tayo. So, kitang-kita natin. alam natin kung gaano kamahal ang gagastusin natin kapag naging positive ka pa lang sa COVID. Dito, talagang iba, at least, diba? Merong ganyan. Iba. So, inuulit ko, maraming salamat, Mayor Joy Belmonte. Grabe. Kinakabahan pa rin ako kasi feeling ko. Alam yun, kasi ano, ang gulo ng isip ko dahil ano, talagang parang ang laking pagkakamali nung ginawa ko. Ang layo nung mga pinagsasabi ko sa inyo kaysa nung personal. Alam yun, nakakakaba pa rin. Grabe. Yun lang. Okay lang naman, walang problema. Yun lang. Napanood nyo po ba yung mga videos? Hindi, kinento lang siya. Kinento lang siya. Kasi nung time na maraming nagbabash nung ECQ. Oo nga po. Parang naisip ko, kailangan kong mag-deactivate ng FB para makapag-concentrate sa trabaho ko. Oo. Oo, kaya hindi... Umabot ka sa ganung point, Mayor? Oo, nag-deactivate na lang ako ng FB. Kasi ano eh, parang masyadong malicious. Malicious yung mga attacks. Hindi naman siya makatotohanan din. Tingin kong gawa rin ng mga kaaway, sa kalaban sa politika. Tapos sabi ko, iisip ko, kung magpapa-apekto ka, yung madadama yung trabaho mo sa taong bayan. So, kailangan yung serbisyo mo hindi dapat mahaluan ng ano, sama ng loob, ng mga depresyon. Correct. Kailangan tuloy-tuloy lang. Kaya nag-deactivate ako. Hanggang ngayon, actually, wala akong social media. Social media. Grabe. Na naging mas tahimik naman at mabilis din yung pagkilos natin dito. Tama. Okay. Mm-mm. Okay, so that's it. Napaliwanag na sa atin. And matagal naman yan. Wala nang ganun yan. So, hindi naman na sila, wala nang ikinagagalit ang mga tao ngayon. Literally, okay na ang lahat. So, wala naman. Kasi, syempre, napakita nyo rin yung mga ginawa nyo agad, straight away. Na concentrated 100%. So, yun. Pero nasa 4 million na grocery bags ang nababa. Well, unfortunately... Barangay and city. Okay, unfortunately kasi... deleted kasi tayo ng trolls. So, bali, sa nasabi ni Mayor, kahit pa paano, tinutukan niya talaga ang mga tao dito. In fact, ano yung mga numbers natin? Siguro, mga nasa 4 million something na bags ang napamigay sa lahat ng families. Oh. Ano na yun, city, barangays, na nagsama-sama, nagtulong-tulong magpamigay.
So, yun. Unfortunately kasi, tulad ng ating mga paniniwala, dahil siyempre sa social media, yes, hanggang doon lang yung utak natin, eh, hindi na tayo nagre-research, yun nga yung pagkakamali ko. Hindi lumalabas ito. Ito mga numbers na to, hindi lumalabas sa social media. Ito mo, 4 million na bags. Even, ano, hindi lang to yung mga ISF or informal settlers. Even yung mga nasa condominium na high-end, nakaka-receive. Yung mga friends ko na nasa subdivision, nasa villages, talagang... Binigyan talaga. Though may ibang mga condominium na nag-beg off na, nag-wave, okay, okay, na wag na lang, ibigay na sa iba. But talagang lahat, pinabibigyan ng QC government. So walang pinipili. Doon pa lang, mga, kita natin. Ilang wave, paulit-ulit yun. Yun nga eh, ayun ang problema kasi... sa social media kasi ang laro ngayon is kapag ka, kung saan yung kunwari ngayon ang trending ay ito, may pagkakamali ang mayor na ito or may pagkakamali ito, lahat na doon against na sa kanya. Hindi tulad ko, syempre sasama na ako sa wave kasi okay, sige, ano, galit lahat dito. Although yung totoo, hindi natin, hindi talaga alam, hindi cleared out kung bakit siya mali. Eh, wala akong pake, sige, tuloy pa rin, bash pa rin ako, ganun. Unfortunately, ayan ang isa sa mga pagkakamali ko at pagkakamali ng napakaraming netizens sa tingin ko kasi pucha. Yes. Ibang vlogger pa din. Oh, may mga iba ding bang ano. Kaso yung sa akin lang talaga. Sa'yo pinakatintin. Oh. Sa'yo yung nag-ano eh, nag-trending. Si ano to, si 2 million subscribers eh. Kaya gusto ko mag-gain yung 2 million na yun, puro happy reactions. Ayan lang, oo. Well, you know, sa tingin ko wala naman na din talagang dapat patunayan si Mayor kasi yes, nagawa niya na yung dapat nang niyang gawin. Hindi din siya nagpa-apekto doon sa mga binato sa kanya. In fact, nag-deactivate na lang siya. So, yun, ginawa niya na lang yung work niya talaga. So, that's it. Yun talaga. Grabe. Gulo talaga. Ayan. Maraming salamat sa pagbisita. Welcome na welcome ka dito anytime. Grabe. Thank you. Maraming salamat. Salamat sa iyo. Thank you sa iyo. Salamat sa inyo. Grabe. Bali, ito na nga, no? Ito yung Dragon's Nest. Ito yung favorite na pizza ni Mayor. Ni Mayor Joy Belmonte, syempre. At syempre, kasama ang Dragon's Nest. Minty. Maraming salamat. Yes. Para sa inyo to. Para sa inyo po ito, Mayor. Maraming nabalita. Siguro, masarap to. Masarap daw ito. So, ngayon, finally, matitikman natin. At syempre, maraming salamat sa ating rider. Maraming salamat sa ating rider. 3-1. Lakas. Maraming salamat. At syempre, kain na nasa... Ayaw mo mapakita yung... No, yung milk tea. Milk tea. Parang... Ito, isa sa mga paborito namin ni Mayor Joy, syempre. Dragon's Nest milk tea at saka... Dragon's Nest pizza. Napakita mo na ata to. So, anyway, it's fine. Yun, that's it. Let's go, man. Kain na to. Yo, what's good mga ka-homebre ko dyan? Bali, as you guys know, napanood nyo na, everything is settled with Mayor Joy. Buti na lang, pinatawad mo ako. Maraming salamat, Mayor Joy. Bali yon, mga ka-homebre ko, real man
admits his mistake. Parating yung tandaan yan. Mas nakakadagdag sa pagiging lalaki, ha? Ang pag-accept ng kanyang pagkakamali. In this case talaga, sobra tayo nagkamali. May mga binigay pa sa atin si Mayor na ano, na mga magagandang books tungkol dito sa QC. Marami pong salamat, Mayor Joy Belmonte. At syempre, hindi ito ang last time na makikita ko kayo. For now, marami salamat, Mayor. What's good, mga kahomre ko? Bali, ganito. Tapos na ang araw natin at syempre, magre-relax na ako. Nagpalit na ako ng damit kasi syempre, that's for health purposes din. Kakarating lang namin sa bahay kasi syempre, ang dami ko pang ginawa at ang dami ko pang iminiting pagkatapos ni Mayor Joy. So, bali ito, mga kahomre ko. Usually, pagkakatapos ko, sa lahat ng negosyo ko, sa lahat ng ginagawa ko, ang ginagawa ko is nag-chill ako. Pinagtitimpla ko ng misis ko ng ano, ng Glutalipo na gold, actually. Dark chocolate, yan ang pinaka-favorite ko. Itong melon, milky melon, masarap din. Pero more on dark chocolate talagang gustong-gusto ko, mga pa-homebre ko. Nakakatulong to sa akin para sa constipation ko at definitely sa weight loss ko. Tinan nyo, sa totoo lang na mayat na ako, man. This is just after 3 weeks of taking Glutalipo morning and then evening. That's what's up, man. Well, love with fucking vibes. Nabili ko nga pala to sa mga reseller mismo ng Glutalipo sa Facebook page nila. Ingatan lahat. Well, love.